Imo. Na Imo. Puta, nandito pala yung drummer ng My Chemical Romance eh. Ganun pa rin ba itsura hanggang ano? Imo ko, di ko alam. Wala yun ah. Yung bombanda nila po, Imo sila eh. Ba't wala kayong volume? Ang hirap i-maintain na image yun, no? Oo. Oh. Iba yung tega mo. Ano volume? Okay, let's get this show on the road. Welcome to another session of One for the Road, a segment of this week's Rehash podcast, also on YouTube. Tamang toma. Kinokopya ko yung sa wasak. Meron silang portion na tamang toma. Tapos nakita ko yung pinost ni ano, Jason na panay alak. Ano ba ang tamang toma? Anong inyong preference? Ano yung toma? Hindi mo alam ang toma. Para sa ating mga millennials na followers. Huwag kang mag-alala. Yung ating analytics, hindi bumaba ng 30 yung millennials. Hindi umabot ng millennials. Hindi umabot ng millennials yung ating mga viewers. Okay, kinig ang anak ko neto. Ano ang umabot sa anak mo? Natin, centennials. Oh, kasama na ang kasama misis ko pag pinapanood nila. Oh, anong reaction ng bata? Okay naman, wala, so far, wala naman siyang sinasabing iba. Nag-contemplate sa buhay. Tatay ko ba to? Tatay ko po kumura ng mura. Buisit. Di anak ko ayaw ano eh. Ayaw i-like, ayaw ma-associate sa channel or sa... Una, hindi naman niya naintindihan. Pero sabi niya eh. Ayaw ma-associate. Nag-hesitate siya. Baka kung ano sinasabi natin. Not my dad. Not my dad. Oo nga. Kaya ano, ipaliwan mo na yung toma. Toma. Alcoholic drinks. Paano? Saan ba nanggaling salitang toma? Binaliktad ba siya na... Yan ang tanong. Oo nga, no? Amat, toma. Ba naman? Amats nga eh. Oo nga, no? Amats, amats yan, tama. Oo. Toma. Amang amat siya. Doon pala galing yun, ano? Hindi ba galing sa tomador? Hindi. Sa tomador? Pwede rin. Amang toma. Oh, tama. Tama, toma. Mas may sense yung sinabi na yun. Galing sa tomador. Oh, ikon tomador, root word pa rin yung toma. Yung tomador ang galing sa toma. So, saan pa rin galing yung toma? Ano na naman to? Parang kalabaw na naman to eh. Talagang binirek na, pati yung word eh. Kaya, gano'n ba kayo kabata? Gano'n kayo kabata nagsimula? Or tumikim? Uminom. Natuto lang ako uminom. Nang toma. Oh, may ginawa rin. Nang toma. Natuto lang ako uminom nung naging tropa ko kayo. Mga bihay kayo. Mario Joseph, nasisip pa kami ah. Teka, teka, teka. So, unang inom mo sa Cubao. Ay, oh, yung mga ibang may mga ibang okay. Session. Sa basta ano? Nung, sa Mapua, sa likod. Years na ng sa bilyaran. Sa likod. Oh, doon sa may tennis court. Tennis court. Sa bilyaran. Oh. Basta nung nag-college na ako, doon pa lang ako unang tumoma. So, ano, una mo na tikman, beer. Red Horse. Red Horse. Oo nga, beer. Oh. Mm. Okay. Tindahan kami, ha? May tindahan kami, marami kaming gin, tanduay, pero hindi ko tinatry. Dahil bawal? Dahil? Dahil siguro sa nanay ko. Takot ako sa nanay ko. Nung nagkaroon na dagon ng freedom nung syempre college na. Malayo na eh. Ah, nag boarding house ka ba? Hindi naman ba? Hindi, pero kumbaga, ano ba? Detached na sa siguro, bahay eh. Wala hindi tayo nakikita. Hindi yung kagaya ng school ko, parang walking distance lang sa bahay. Pwede ako isubong noon. Sige, nabihinom. Patay. Patay ako doon. Kapitbahay mo, kita ka. Ano? Mm-hmm. Parang ganyan yung nangyari sa akin eh. Siyempre, ganun din ako dati nung high school kasi nga. Pero natuto akong uminom siguro mga ano niya, second year high school. Mga ganyan.
high school pa lang tumotoma na. Mm. Kaya yung masaklap niyan. Edi, siyempre, nasa ano kayo ng school, di ba? Sa premises kayo ng school nakatira. Yung, pag nakita kayong umiinom o nag-iossi, sana, ang dami nagsusumbong. Teka, bakit? Bakit school hours ka umiinom at nag-iossi? Hindi naman. Nasa premises kami sa ng compound. School. Kahit hindi school hours. Nasa compound sila. Baka dorm. Parang UPLB. Oh, UPLB. Tapos may dorm yung mga professors. Oh, yung mga dorm. Teachers. Okay. Yes. Ayun. Adult teacher nanay mo. Oo. Pag may konting ganon, sumbong agad. Oh, nakapamanigan yan. Oo. Yan. Oo, ganun sinasabi. Kapag inom ka pa rin, high school pa lang, umiinom ka na. Umiinom pa rin. Tumatakas. Lumalabas ng school premises para makainom. Yun, ang tama. Pero beer din. Beer din ang... Emperador. Brandy. Wow. MP. May pera. Eddie Garcia, ikaw ba yan? ESQ lang ininom mo sun, no? ESQ. Oh. Emperador. Mura lang yung Emperador dati, yung lapad. Oh, pero i-compare mo sa beer. Oh, di ah. Mahal yung beer nun. Hindi. Mas mahal pa rin. Mas mura pa rin yung hard. Oo. Oh. Mas mahal yung beer nun. Ito is, konti lang ito. Bangingi ka na, di ba? Kasi yung hard mo, quality naman kasi yun eh. Ah, yung mga ano. Di ba, alala mo, may tindahan kami. Mas mura pa yon kaysa sa beer. Oo. Kasi isang boteng beer, katumbas noon, mga dalawa, tatlong emperador na, ano na, na lapad. Oo, lapad. Ang basihan dyan eh, yung malalasing ka. Bago ka malalasing. Dito kasi baliktad eh. Siguro yung pinaka-low quality na whiskey, mahal dyan. Lagay mo na sa, yung black label, lagay mo na sa 20 or 25. Yung black label man. Oh, mas pero yung beer $2 lang. Mas mababa pa siya. Oh, eh, wala din naman kasi yung wag mo compare ang ESQ sa ano sa black label. Yung mga high quality na hard yun sinasabi mo eh, so, black label high quality na yun? Oo. Ang ESQ ba nabibili mo sa duty free sa Pilipinas? ESQ. But alam mo yes. Ang tawag nila. Yung mga may tindahan din kami extra noon. Extra strong quality. Ang call to ESQ yun, Tando ay. Yun yung pala talaga low-end nila. Di yun ba? Yung, di ba so, yung tipong, kung bibili ka ng bilog na stainless, makakabili ka ng dalawang beer lang na pilpilsen, tipong ganun. Pero mas lasing ka doon sa stainless. Oo. Oh, pambihira naman eh. Gasolina na yun eh. Gasolina yun eh. O, pero, bibili ka na isa. Sol isa lang, ibibili ka na. Dalawang beer. Oo. May namatay doon, di ba, nitong pandemic? Ininom yung alcohol. Eh kasi lalagyan din ng diesel, ano ba yun, gas? Yung kerosene yun eh. Di ba kerosene, pati patis, pati suka. Oo, oh, yun yung lalagyan niya eh. Bilog. Kaya sumikat siya. Ayun eh. Ayun, wala na. Ano, yun yung moonshine, ano? Pero hindi. Pero may bago na ngayon. Gin. Ang moonshine, talaga yung katulad sa Middle East, sa Daiki, di ba? So, sa Daiki. Kinakatas nila sa kanin. Sa bigas. Ano yung moonshine? Yung illegally brewed. Galing sa bigas. Yung bilog. Ano diba yung gin? Gin yun. Oh, yung gin na yun. Yun eh. May, tubo, di ba? Galing tubo. Tubo ba? Ano yan? Tuba. Galing sa sugar cane yun? Oh, sugar cane. Tsaka yung sa Ilocos naman, yung tawag nila doon is basi. Basically, ang tuba, moonshine din yun. Kasi, ano eh. Galing sa, ano eh, galing sa mga kumbaga, organic. Kumbaga, backyard, diba? Ano lang din yun eh. Yes. Yung sa Ilocos, yung basi, ang kagandaan nun, pag ininom mo, wala kang hangover, tapos ano pa siya, yung maganda sa katawan, kasi nga galing sa tubo. Sugar cane. Lahat, yung lambanom. Kahit tequila, galing sa tubo. Yung lambanom, di ba galing sa nyub yun? Coconut. Nyub. Iba pa yun. Iba pa yun. At saka yung process ng basi, may ano yun eh. Let's say, di ba kinakatas nila yung tubo? Kasi peppermint nila sa ilalim ng lupa, nakalagay sa, anong tawag dati? Yung banga. Banga. Let's say 3 months. Pag 3 months yun, pwede mo nang ibenta as alak yun. Maglumampas ka ng 3 months, let's say nag 4 months, suka na yun.
suka na. Oo. Oh. Ah, parang so, ano rin, parang lambanog din. Mm. Ang process. Oh, oh ganun din. So, pwede mong ibenta ng alak, pero pwede mo rin ibenta ng suka. Oh. Mm. Parang sa grapes din, pag ano, nagiging suka yeah. ang wine eh. Hindi yung suka rin, di ba? Pero parang, parang na-stop yata nila yung pagtanda, no? Na-stop nila yun, di ba? Yung backyard, oo. I mean, yung process, yung pag-develop ng chemical reaction, kung ibibenta nila as wine, time. Kahit 5 years siya sa shelf na as wine, hindi na magiging suka. Tama ba? Hindi. Kung magiging suka. Tatanggalin mo na yung, hindi, tatanggalin mo na yung backyard. Huwag lang mahanginan. Sisil mo na. Tsaka huwag lang kasi naka-sealed na siya. Sealed. Oh, tsaka huwag lang maalok sa araw. Huwag mo expose sa araw. So, ikaw, Rick. Ilang taong ka noon ng tumoma? College din tayo. Ulol. Kila, tanong hindi ka pinatitikim ng tatay mo? Ako kasi wala akong tatay, kaya hindi ako, kumbaga, walang alam mo yung collection, di ba? Bawal ko hawakan yun. Bawal galawin? Oh. Tayo lang ang bumanat nun. Tayo lang ang bumanat. Tinubos natin nung nandun tayo. Di ba high school tayo nung tatay mo, Rick, ano? Cognac at yung pinainom sa atin. High school. Pero high school. Yung tikim yun. Tikim-tikim lang. Hindi toma. Tikim-tikim lang. Tikim-tikim lang. Eh, putya, naalala ko tuloy, grade 6 kami, nung pinatikim kami ng teacher namin ng ano beer. Teacher pa, ha? Kasi, oh, teacher. Sa school pa mismo, kasi sabi niya, gusto niyong malaman kung anong lasa ng beer. Kumuha siya ng isang grande. Tapos may kutsara. Yung isang kutsara lang. Tapos 30 kami na student, pinatikim niya pa pakutsara. Kutsara niya yan, cup syrup. Para kaya, lang tanggalin yung naman, para tanggalin yung curiosity. Yung Oo. Talagang pinatikim niya kaming lahat. Walang hindi titikim. Para alam niya yung lasa ng beer. Mm-hmm. Ah, yung iba, pag konti lang yung pangit ng lasa noon. Hindi mo ma-appreciate. Hindi mo ma-appreciate sa unang tikim mo pa, di ba? Actually, hindi ko gusto yung San Miguel. Eh. Mas gusto ko pa yung mga lager, mga dark. Parang mas masarap pa siya sa wine. Hindi ko ma-take ang wine. Oh. Sa wheat na magaling yung ano? Mm. Yung beer? Barley. Ano yung Marley? Barley. Bob Marley. Bob Marley? Marley. Parang wheat din. Si Airpat noon, high school din ata. Pinatikim ka rin. Ang meron siyang rule na kung iinom daw ako, eh doon na sa bahay. Bakit ko naman gagawin yun? Para may kainuman siya. Oh, di magandang segue yan. Ano ba ang purpose nyo sa pag-inom? Nung nagsimula talaga kayo na uminom nga talaga, ano ang silbi sa inyo? Socialize. Yes. Lang, socialize. May wala naman siguro sa ating uminom ng talagang parang yung part na ba ng routine mo na kailangan ko uminom? Okay. Ibang level. Nung high school kami, ano yan? Pag umiinom ka, tumapasok ka ng lasing, siga ka. Yun ang hindi ko naintindihan. Paano naging siga yun? Siga ka namin. Matapang ka eh. Matapang ka. Sino matapang dito? Ako, dalawa na tayo. Kasi iba yung ano, pag pumapasok ka ng lasing noon, nang nakainom ka ng high school, iba yung feeling mo eh, yung hindi ka takot sa teacher, gano'n. Yung parang attentive ka sa klase. Yung kahit mali, sasagot mo. Attentive? Teka. Ginawa natin dati yan sa Mapua. Ako, ikaw, si Nad, si Ungas, tsaka si Luis. Nakuha ko kanong klase yun. Pumasok tayo. Nakainom tayo? Lasing tayo. Galing tayo sa baba. Hindi ko nararamdaman yung tapang. Nararamdam ko, lap trip lang tayo eh. Tawa lang tayo ng tao eh. Pero may tama tayo siguraduhan. Addict. Laughing. Kung nasa unahan nun, tawa siya ng tawa. Hindi ko alam kung paano ko pigilan. Ba't di ka maalala yan? Lasing ka nun. Lasing ka siguro.
Bihira. Naalala ko yeah, lahat siya. Nung grabe memory mo. Yan yung una kong nakita. Sinab... May nag-inom sa wall nung lunch, tanghaling tapat. Pumasok, tapos pinagmamalaki na nakainom sila. Hindi ko na-gets. Eh, ano na yun? Astig. Astig. Astig na pakaramdam na yan. Astig. Eh, oh. Si Bato. Yeah, bravado ako. Lang ganun. Pero yabang lang. Ano po? Eh, ang problema kasi palakas loob ganun. Eh wala ka namang kalaban. Papasok ka ng eskwelahan, kailangan palakas ng loob. Oh. Wala namang silbi yung mga klase natin. Ano kailangan mo? Siguro depende kasi sa siguro ayaw. Depende sa ano kasi minsan nung sino ba yung mga kainuman namin? May mga kainuman kami eh. Tapos napadaan yung professor namin sa... Siya mismo yung professor namin sa math engineering. Tapos may mga kasama rin kaming engineering. Pero mga alos, mga kakilala din natin eh. Na nagagawi dun sa area na sa Arki. Hindi nagiinuman kami sa baba. Nasa may Xerox machine. Dumaan yung professor. Kasi nga, klase na namin. Tapos niyaya nung isang civil. Kaya... Sir, tagay muna. Uy, may klase pa tayo ha. May anong oras na? Sir, isa lang. Sumpote eh. Umupo naman yung professor. Punta na, hindi na natuloy yung klase. Napainom na kami hanggang matapos yung klase. Kasama yung professor. Yun ang ayos. Oo, nakakuha niyo yung attention. Nalandyo. Pero ano ba yung sinasabi niyong astig? Parang feeling niyo na ang pinagpapa-impresan yung lalaki, yung mga lalaking classmate, o yung dahil may mga babae? Mga babae. Mga babaeng at lalaki. Sa mga babae, tingin nila astig yun? Oo. Lalaki. Siga. Yeah. Wow. Siga. A bad boy. Mala bad boy. Oo, parang yun. Ganyan. Okay. Oo. Okay, now I get it. Wala. Itong isang bad boy natin, eh. Iling-iling lang eh. Ay. No, ginawa natin, uminom tayo nung gano'n. Uminom lang talaga ako nun. Wala akong pakialam nung kung anong mangyari. Pero wala nga sa inyo na umiinom naman ng kware. Ay, hard day's work. Upo. I mean, pagdating sa bahay, yan. Inom. Eh, nakagawian na yan nung may trabaho na. Oh, ako, so hanggang ngayon? Oh, hanggang ngayon. Ako dati, ano, end of the week dito. Pero natigil din. Yung tipong lalabas pa kami, pupunta sa isang lugar. Di naman bar. Parang kainan lang. Tapos ilang bote. Pero may kasama ka. May kasama ako. Pero hindi ako, oh. Hindi ako umiinom mag-isa. Siguro ginawa ko lang yun minsan dahil nanonood ako ng TV. Pero ano. Pero yung talagang inom lang na ano. Gusto KJ, mo kasi may chinachansingan. Pag nakainom na. Yung tipong ate, taga saan ka? Pero kay Jason, parang soft drink. Para bang pagkain mo, inom, gano'n. Usually, sinasabay ko pa sa pagkain. Parang ilan? Pulutan mo yung pinakakanin mo sa ulam. Side drink, ano side mo yung drink. Ano tawag sa ganyang klaseng drinking? Anong tawag sa ganyang klaseng drinking? Alin? Wala lang. Ano lang? Siguro ano lang. Di ba casual drinking, drinker o social drinker? Eh, so, mag-isa siya. Social yung sa atin. Oo. Sa atin, social drinker tayo. Nakikipag-inuman lang pagka may okasyon o nakikibagay. Hindi mo rin naman pwedeng sabihin hard drinker kasi hindi naman yung tipong lasing na lasing ka. No? So ano limit mo pag ikaw mag-isa lang? Pag yung ano lang, pinama yung parang naramdaman mong medyo nahilo ka na at pwede ka nang antukin. Yun. Ano quantity nun? Siguro, depende sa iniinom eh. Pag beer, siguro mga apat. Whoa! Tapos, oh, ganyan. Tapos pag yung hard, let's say, mostly ang paborito ko kasi sa hard is either whiskey or brandy. Tequila, ako, Jack tequila Daniels, whiskey no? Or tequila, whiskey tsaka ano, brandy. Ayun. Pag nakainom ako ng siguro mga 4 to 6 shots. Pag sa whiskey tsaka sa brandy. Iba mo mag-isa ka lang 'yan? 'Yan, oh. Tapos pag tequila siguro mga
Mga ganun din, apat. 4 to 6 sets din. Yun na yung tamang ano ka. Oh, mag-isa lang ako. Bye. Kung ako sana ay inaantok pag nakainom, may silbi sa akin ang uminom. Pero mas ano ko eh. No. Hindi ako mapakali pag nakainom. Oo. Mas hyper ka? Hindi naman hyper, pero malumanay lahat yung psychomotors. Pero yung isip, gising. Puta, para ka nag-i-slow mo na gano'n. Yun, oo, gano'n. Slow mo ka na, diba? Gano'n. Slow mo ka na nga eh. Slow mo ka lang, mag-slow mo ka ba? Kailangan pala ni Earl. Kailangan slow ka. Ang kailangan ni Earl. Di mas slow ka pa. Uminom para magising. Technically, no? Damn. Dapat pala pinainom lagi natin yan dati. Kaya nga eh. Tapos, diba, ewan ko kung bakit, ano? Katulad nga yan, sabi nyo, yung pag-inom sa classroom, pag-inom tapos papasok, astigin. Isa pang pinagawa ni AirPods, uminom at mag-drive. ang pinaka, ano niya, parang astigin din yun. Parang gano'n, pagkaya mong... Pag nakainom siya, tapos nag-gets yun. Nag-drive ka. Dahil, dito, putya, DUI mo. Oo, oh, huli ka. Magkano agad yun, no? Sa Pilipinas, hindi. Astig ka pa pag nag-drive ka ng lasing. Lasing eh. Nakauwi ka, naka, lasing ka, naka-astig ka pa eh. Pero nga, napansin ko na mas, although, alam, mas alerto yung utak ko, na tinitingnan ko yung lahat ng sides, ganyan, mabagal, yung speed. Pero nga, yung yung ko, speed pala. Sabi niya, ang bagal ko. Yung pala, pen lang yung takbo niya. Tapos may naglalakad daw. So mabagal yung ano reflex yun? Mo kapag nakain. Mabagal, oo. Alam ko na yung mangyayari, pero hindi ako makareact. Eh ano pa yun? Paddy Santipolo. Na-imagine ko talaga. Mababangga ako! Talaga. Ano nga yung sloth ba yun? And then, yung hype na mabagal? Sloth. Yeah, sloth. Sloth. Sabi mo slot eh. Slot nga yun. Uda, yung slot kabalitaran yun. Mabilis yun. Mabilis ano ba yan? Alcoholic ba yung iced tea mo? Ano ba yan? Pero ito, may ano pa ako noon nung high school kami. Ang tawag dito, boring kasi yung next na subject namin as yung heka-hekasi. Ang ganun. Itong kabarkada ko, ang hilig kasi niya magdala ng magpuslit sa bag ng lapad. Ang hilig niya magpuslit ng lapad. Madali lang kasi ipuslit yung lapad. Kahit ibulsa mo yun kasi. Yeah, kaya lapad high school yan. Eh. Diba? Naglabas pa siya ng mas maikling lapad, di ba? Mas maliliit, di ba? At inilalagay niya sa kisame, sa taas ng bubong. Nung patapos yung lunch namin, sabi niya, son, boring yung sasunod natin kasi nga, social studies, you know. Nakit kami sa kisame. Tatlo kami. Makit kami sa kisame. Uminom kami ng lapad doon sa kisame. Paano kalaking tapos namin, dumating lapad, mataas yung kisame niyo. Oo. Mataas ang kisame ng school namin. Parang attic. Second floor. Kasi second floor na yun eh. Tapos parang attic type na nakaganon. So, andun kami sa taas. Nakaupo kami doon. Kumashot kaming tatlo. Puta, dumating na yung teacher namin. Puta, itanghalin tapat yun, men. Tapos direct kami sa bubong. Napangisang kami ganun. Oo. Tapos umiinom kami ganun. ESQ pa iniinom niyo. Oo, ESQ pa umiinom kami ganun. Tapos pumapawis na kami ganun. Ayun, teacher namin, naririnig namin. Nagtuturo na din sa baba. After 45 minutes siguro, hindi namin nakayanin. Siyempre, parang naglumagabog yung siling. Kasi nagagalawan kami, nagagalawan eh. Puta, yung teacher namin, sabi niya. Ano yun? Tawanan ngayon yung mga classmates namin. Ba't kayo tumatawa? Hindi, ayun na. Sinabi nila, sila ano po, nandun sa taas. Yung tatlo. So, teacher namin, hoy, yung tatlo. Bumaba kayo dyan. Baba kami. Lasing na lasing kami. Baba kami. Ayun. Dean's office.
Ang mabait mo pala eh. Mabait niya pala eh. Hindi niya, no? Ibang klase yung experience nyo. High school pa lang kayo. Mas liberated pa kayo sa mga taga-Manila. Si Jason lang yun. Oh. Talo mo pa si na Earl tsaka si na Eric. Hindi kasi pag sa Laguna ka nag-high school. Pag sa bandang probinsya out of Metro Manila. Mas extreme. Magulo. Magulo, man. Oh, magulo ang high school doon. Saan ka makakakita ang mga estudyanteng nagbabatuhan ng bote pag lumalabas na ng school? Let's say, papasok ka ng school, di ba? Madadaanan mo yung kabilang school. Tapos yung may mga prat na something, di ba? Yeah. Eh, hindi ka naman member ng prat. Eh, yung prat na yun is sa school namin. Pagdadaan yung sinasakyan mong jeep or ano something, makita nila naka-uniform ka ng school namin, babatuhin ka ng bote eh, pag lalo na pag yung mga nakasabit kayo sa jeep. Di ba sa probinsya? Hindi tayo, no? Hindi sumasabit sa jeep. Ang bote. Babato sila. Eh, si ano, taga Cavite ano, eh. Hindi ba probinsya ang Cavite? Cavite, oh. Okay na, matino naman. Kapag ka nalalasing ba, totoo ba yung nababanggit nila na hindi mo natandaan yung kasi di ba may kasabihan na kita mo nga hindi mo matandaan yung naging tayo sa mga ikaw nga hindi ako nun ikaw nga hindi nga lasing hindi mo matandaan ikaw nga hindi mo lasing hindi mo matandaan yung may sinasabi na ano oy may nangyari sa atin di ba pang babae pa ha lasing ako nun eh ginagawa lang excuse so anong masasabi niya dun? Totoo yun. Hindi, totoo yun. Pag yung sobrang lasing na lasing na, totoo yun. Kaya pala doon sa simbahan, nakaganon lang siya, no? Kasi lasing pala. Matino pag-iisip ko nun, pero ang dami mo iniisip. Punta pa sa isip ko na, tatakbo na lang yata ako. Lalabas ako ng simbahan. Ito yun, pag yung sobrang lasing mo, oh, yung sobrang lasing ka, hindi mo talaga nangyari sa iyo. Anong... So, nangyari sa iyo 'yon. Nangyari na sa akin. Hindi mo alam 'yung nangyari. Oh. Hindi mo alam kung paano pero ka nakauwi. Nakainuman ka. Oh. Nakipag-inuman kasi sa lugar, nakauwi ka, hindi mo na alam. Nakauwi, hindi ko alam. Mm. Mga ilang beses ko lang naman na experience. So yun. Totoo pala 'yon. Totoo 'yon. Tapos pag gising mo, ang daming suka sa nagsusuka sa sa kwarto. Tapos hindi mo alam na nagsusuka ka. Hindi mo lang paano ka nakauwi. Tapos dami suka doon. No? So, kunyari, kung may kasama kang babae na lasing din. Tapos sinabi niya may nangyari sa'yo. Yari. Wala, hindi mo na malalaman yun. Oo. No? Hindi mo na malalaman yun. Meron bang batas tungkol dyan, Earl? Na kunyari, may nangyari sa'yo. Rape is may nangyari sa'yo, dinidimanda ka ng babae. Yeah. Pero pwede mo bang mag-excuse na lasing ako eh, wala akong matandaan. Hindi pwede. Ang kaya ano ko, ano, yung topic sinasabi, na ito, ni, sinasabi ni Ungas na pag lasing ka, tapos sasabihin ng babae, ginalaw mo siya. Ito ngayon yung point ng mga lasing. Pag hindi lasing tatayo. Kami, napakahirap mong tayuan, napakahirap mong gumalaw, paano ka pa. Pag umindayo ka pa, masusoka ka pa. Mm-hmm. Kaya pag lasing na lasing ka nga, it's either yes. Higa ka talagang ganun eh, balagta ka, not unless sila yung lang rape sa'yo. Yes. Na willing diba? Ka naman, no? Ay, naku, oo. Oh. Yeah. So yung titi mo, hindi tumitigas mag-isa? Oh, pero pag lasing ka, di mo mararamdaman. Yung lasing na lasing ka, yung wala ka sa diwa mo. Kasi ang pinaka-erotic, ibang diba, topic. Utak. Hindi naman parang... yung organ. Nasa utak yun eh. Utak yun eh. Ewan ko, magkaiba yata tayo ng analogy. Dito organ mo. Utak niya nasa baba. Uy, utak mo nasa baba. Kaya pala gusto niya dito. Si Ungas pala. Si Ungas pala bagay yung unicorn eh. May utak mag-isa yun eh. Kunyari, parang kunya, wala ka sa mood. Maghada kayo lang yun. Wala ka nga sa mood, di ba? Ikaw lang yun. Okay, kunyari yung asawa mo gusto. Oh. Kunyari, nagpapakipot ka pa ng konti.
Eh pag ano na, eh, tumitigas mag-isa kahit ayaw mong patigas eh, 'di ba? Parang may sariling utak. Eh wala, may malas, walang stimuli. Well, o visual lang. Napaisip. Pwede visual pero ano, kinokontrol ng mind mo na ayaw mo. Eh, iba yan. Pero iba kasi yan paglasing ka. Paglasing ka kasi totally blackout ka eh. Dinidictate pa rin ba nung ibang motor skill mo? Mm-hmm. Kinoconvert niya pa rin sa ano, na magkaroon ka ng... Kaya ako tinatanong kung hinahawakan kasi never endings. Pupunta pa rin sa utak yon. Pero kung pag nakikita mo, nakikita mo, siyempre utak pa rin stimuli yan. Eh. Pa rin yun. Kung lasing ka, pagka hinawakan yung organ mo, tatayo or hindi? Pag blackout ka, wala yan. Ilang topic to? Hindi, pag totally blackout ka, pag totally blackout ka, wala yan. Pero pag may issue ka, may issue ka, lasing ka lang. Ay, oo. Yun lang, ano, men. Pag yung medyo, ito naman ang ano ko dyan. Pag nakainom ka ng hindi ka lasing, yung tamang-tama lang at saka yung medyo lumampas ng konti dun sa limit mo, ang performance mo niyan to the max. Oh. Oh, yung sensation. Yung sensation. Yung sensation mo, manhid eh. Tapos makatayo yan, pero manhid ka. Lalasing na si Ungas, tapos magbabat eh. Paglasing. At saka hindi ka halos madistract eh. Kahit paluin ka ng silya, tayo pa. Oo, tuloy pa rin. Mas magkakaganyan na sa public area ka? Oo, oh, gumagano mo eh. Tapos ang kausap, lalaki. ako yung nahihiya eh. Kasi kita, wala man tumitigin ah. Oo. Pag tumigas yung ari mo. Oo. Ibig sabihin, nasa ratio ka. So kapag, alam mo pa yung ginagawa. Kapag wala kang matandaan nung nangyari kagabi, ibig malamang, walang nangyari. Kasi hindi titigas yung wala. Pero ang naghahanap ng alibay itong si Ungas eh. Parang gagamitin yung alibay eh. Parang may ano yan eh. May tinatago. May binabalak. May pinaplat. Lasing ako noon. Lasing ako noon. Ay, itanong mo pa kina Jason, kina Earl, tsaka kay Eric. Oo, panoorin mo tong episode na to. Wala akong alam. Pinatunayan namin yan doon sa, ano, doon sa YouTube namin. Sa episode namin. Maglasing ka, walang wala mangyayari kasi wala. Yung TP mo, ano to, hindi titigas. Scientific study ba to? Ano? Na 100% bulletproof to. Sana yan, experience ng 100 katao. Tangina, si Jason lang yung nagsasalita. Pero pabalik, Tadson, meron ka bang hinaras na lasing? Ah, wala. Gentleman ako. Lasing na babae o lasing na lalaki? Unang-una, pagtitira ka o manghaharas ka ng lasing na babae, walang gana. That's true. Kasi pag lasing ng babae, naglulubricant pa rin. Bumalay ko dyan. Pero kaya tanong ko ito, sexpert ka daw eh. Si Raulo. Sexpert ka daw sa subject matter. Eh, hindi ko pa nararanasan yung mga ganyang bagay. Yan. Hindi, pero pag ano, pag yung lasing, ano eh, yung sigurong instead na maano ka, parang maawa ka pa. Lalo na yung hirap na hirap, di ba? Malamang nga, turungan mo pa eh. Punasan mo, ganun. Bisan mo. Manasan mo. Walasan mo. Hindi na ako mag-gesture, Rick. So, kaya ka na inom. Kaya ka na inom para ma-desensitize. Mm-hmm. Para tumagal. Mm-hmm. At para mabilis. Ganun ba? para antukin. Hindi, pero sa ngayon, ha, yung point ngayon, nagdadala ko ng alak sa office. Pwede yun? Tinatago ko. Ayan, yung ginagawa ni Ungas, yung tea, yung ganyan. Yung bumibili ako ng mojito sa KFC. Uh-huh. Lalagyan ko ng vodka o ng tequila. Dahil hinahanap-hanap mo?
Hindi. Pag yung nakakapag ano kasi eh, nakakapag yung hindi yung lasing na lasing ah. Yung habang umiinom ka, yung parang ano ka, hindi ka na papadin mo nararamdaman yung pagod. Oh. Oh. Yung, parang so, wala kang pressure sa opisina. Kapag may meeting ka, iinom ka. Hindi naman. Nandun na yun talaga. Minsan nandun na sa loob ng canister ko na yung thermos na ano, na stainless. Mare kape. Uh-huh. Mm. Yung gagalang-galang lang ako sa office. Pero alam naman ng boss ko yun eh. Kumbaga sa... umiinom din eh. Sa smoker, pampakalma mo yun. Mm. Pag nasa office ka, ganun. Yun ang daladala ko. Hindi natitignan ng guard yun eh. Pag naka... hawak-hawak mo yung papasok ka, parang kape na lang may laman. So, dapat merong ikaw yung mga tiyatag na may mga plus, yung plus na dala. Yung maninipis. Yung, eh, obvious yung maninipis. Na yun. Obvious naman yun. Obvious naman yun. No? At least pag yung yung blue pearl na ano, na mojito sa KFC, gano'n. Minsan ganyan, yung transparent na lalagyan, nahahaluan ko lang yun, tapos hindi naman makikita yun eh. Pagkita nilang hawak-hawak mo, akala nila smoothies lang or something, yung iniinom mo, may tama. May sundot. Holman eh, na yung malalaki. Pang high school. Pang high school. Iinom ka, tapos lalagyan mo pa ng ice eh, no? Ice. Ginawa ko yan. Pero hindi naman Holman. Ewan ko kung alam niyo yung sa 7-Eleven na malalaki. Na, oh, Slurp. Pero mas malaki yung oh, na cup. Gulp. Ah, yun, gulp. Eh, dito kasi super size yan eh. Tipong buong mukha mo yung ano eh, yung cup. Ba dito bawal ka uminom sa kalsada. No, kaya may paper bag. May paper bag. Oh. Nilagay ko dun sa ano, nilagay ko dun sa cup na yun. Buo yung pinuno ko. Hanggang sa nagbabas lang naman ako noon eh. Diba? Ayos, naka-straw. Minom ka na. Yung malaking ano, vodka, ma vodka. Para Indiano eh. Para kumari soda. Pero misto. Vodka. Eh nauso yung bagong delivery ng mga ano yun eh, bagong labas ng mga may flavor na vodka. Mm. Yan yung mga Absolut. Oh, nilagyan nila ng mga flavor. Absolut na iba-ibang kulay, yung may lime, oh, may ano, yeah. Ha? Pati yung lambanog dati, may mga flavor. Bubblegum. Oo, pinagbibili namin yan. Nakakaaluting nan pati. Tapos pa-shot-shot. Ako pagkakasama ako sa inuman, kailangan ko ng kanin eh. Bakit? Kailangan mo talaga yun ang pulutan mo. Kanin. Lakas sa pulutan, bigyan ng kanin to. Buisit sa akin si Alan niya noon. Minsan lang na nagyaya yan. Hindi ako mupunta doon sa likod eh. Kaya hindi ko alam ang diskarte. Eh ano na yun, mag-aalas 7 na ng gabi. Gutom na ako. Patak-patak, umorder nung torta na Skyflakes at tuna ba yun? Tuna. Alam ko yan. Sarap niyan. Tuna Skyflakes. Yung lala. Oh. Lala tsaka tuna. Tuna. Sabay order ako ng kaptang kanin. Kita mo itsura ni Alan. Eh, no? Parang, bakit ka magkakainin? Eh lahat tayo nagpatak dun sa ulam. Tapos yung magkakainin ka. Mula noon hindi na ako naka-join ulit. Malamang hindi ka na inaya. Hindi na rin ako invite. Dito pag nagiinom kami, nakagawian tagay beer, okay. Pero dalawang baso umiikot. Oh. Yung tipong kapag napakwento ka, hawak mo isa. Tapos lalapit na yung isa. So dalawa na yung hawak mo. Kaya ang play mo, huwag magpang-abot yung dalawa sa'yo. Kundi yari ka. Yari. Eh, yung iniinom, yung mala parang Colt 45 yung tama. Mataas yung alcohol content. Eh, pag nagsabay-sabay yung dalawa lagi sa'yo, yari ka eh. Hindi ka makaka-uwi. Pinagtaisahan ka pa, no? Oo. Yung tipo, sige, inumin mo para makaabot sa kanya. Yun ang ayoko. Natutunan ko lang yan nung sa probinsyang piyesta sa Laguna, sa Pagsan Hana. No? Doon, eh, buti na lang, outdoors. Dahil piyesta nga. Pagdating sa akin ng tagay, talaga sisimple hamong no. Hapon sa ano. Hapon sa likod. Oo.
gin pa man din, 'di ba? So okay lang ulit 'yun. Tsaka hindi, ang ayoko sa tagay, hindi yung dami nung inom eh. Yung laway mo dumaan dun eh. Hindi ang uso naman kasi dati 'yun kasi wala namang virus eh. Minsan nga, 'di ba? Yung isang tequila, yung shot na shot glass, isa lang yung pinapaikot noon eh, 'di ba? Yun ang pinakaayaw ko. Pag beer naman yung tinatagay, siyempre, ang hirap itapon nun. Obvious na obvious yun. No. Konti-konti. Yung tinatagay? Oo. Oh. Kapag kanya-kanyang baso na yun, beer na. Unti-unti ano. Mong pinapatulo sa ano. Yung mga dating medyo mahirap-hirap pang budget, ilalagay sa pichil yan. Yeah, oh, pichil. Beer. Oh, tapos. Oh. Lalagyan pa ng malaki tagay. Yelo. Oh, malaki yelo. Sa plastic yung na yelo. Yung yelong gano'n. Okay. Doon mo daw doon mo daw makikita yung marunong uminom at hindi, lalo na sa likor. Oh. Pag naglagay ng yelo. Yelo. Kasi dinidilute mo yung iniinom mo eh. Mm. No. Pero ngayon, pag iinom ka ng beer, anong prefer mo? May yelo, may ice, or ice? Ako chilled. Usually ano na? Chilled na, malamig. Tapos hindi mo lalagyan ng ice. Yung favorite na ano nyo, iinom nyo. Ako pala yung nagsabi ah. Tequila, ano. So, kung, okay. O, sige, ako. Kung whiskey ako, Jack yan. Jack Daniels yan. Mm-hmm. Kung beer, kung sa Pilipinas, Pil Pilsen. Mm-hmm. Kung dito, either Angkor or yung... Gatas yun ah. Hindi, Angkor Strong. O ano, yung Tiger. Birch Tree. Brood. Oh, Tiger. Yeah. Ah, Tiger. Meron din dito. Ano nun, meron din dito. Other than that, wala na. Hindi naman ako minum ng wine. Nainom ako wine minsan. Yung tipong walang-wala na talaga. Pero ayoko talaga ng lasa nun. Ako, disclaimer. Baka 15 years ago na ako huling uminom. Hindi nga. Kahit social gathering. Una, tatakot akong matamaan na naman ng gout. Mas masakit yan. Nakaka-gout ang pag-iinom. Lalo na pag beer. Tapos yung sugar at saka yung cholesterol. Tinigilan ko na. Hindi ko matawag na favorite dahil hindi ko naman iniinom. Pero kung kaya ko at kung iinom lang din ako, Blue Label. Yun ang, hindi ko alam na meron palang blue. Akala ko black lang dahil Pilipinas eh. Hmm. Jack Daniels. Johnny Walker. Nung pinatikim ako ng blue, putik. Masarap pala. Meron palang masarap na hard. Kasi yung cognac, okay pa rin. Pero yung hindi blue talaga. Hindi gumuguhit ha? Hindi, yung guhit gusto ko yun. Yung lasa. May lasa. Parang lumalabas yung black. Yun yung pinakahuli sa bago pa talaga na no, red ang pinakamababa na. Eh. Oh, latak red. Na yung red. Oh. Hmm. Yung pinakapinong refine, yung blue. Hmm. Meron palang ganun, di ko alam. Kaso, 2 daan isang bote. Oh. So, dollars? Oh, dollars. Kaya bihira lang. Pero yun, sa beer, yun nga, Guinness. Sa Pilipinas dati, yung Negra. Cerveza Negra. But that's it. Wala naman ako alam na iba. No. Hindi ko gusto yung Red Horse. Parang hindi ko gusto yung lasa. Ewan ko rin. Ba't ang daming, siguro kasi nga, budget-wise. Tatamaang. Budget-wise, so. Budget-wise, lakas kasi ng tama. Yung isang bote lang na gano'n. Gusto kong may lasing. Kahit ako ayoko. Red Horse, ayoko. Mas sanay pa ako dun sa iniinom natin nung college. Colt 45. Colt 45. Dito yun, di ba? Oo. Yung Colt. Dito galing. Yan yun, oo. Eh, yung brewery ng Budweiser, parang 2 miles lang sa akin yun. Uy, wow. Talaga? Malapit lang kayo dyan? Literally. Grabe. Eh, yung isa kong kapitbahay nga, ano siya eh, yung ang trabaho niya, yung gumagawa ng lata dati sa Nestle.
So, nung naghahanap siya rito ng trabaho ka, diyan ka, para may libre tayong ano. Lata. Usually may discount yan eh. Oh. Lata lang. Di ba dati yung Coke, pag nag-field trip kayo sa Coke, pati yung drinking fountain nila, Coke yung lalabas. Coke. Sa Pilipinas? Hmm? Ano kaya sa Budweiser, ano? Drinking fountain mo? Beer. O kaya bawat, ano, kanto may tap. May bar, may tap. Ano ka na lang eh. Sasahod na lang eh. Pero pag hindi malinis yung ano, kuwari, sabi natin sa bar, hindi nilinis yung lumalabas doon sa ano, naapektuhan yung lase. Kailangan malinis din yung yung nasa no. Nililinis din. Tignan lang ako ngayon. Gusto ko makita uling malasing itong si Ungas eh. Yung lasing na lasing talaga eh. Ano bang kapag lasing? Una't huli, huli kong nakita ang lasing yan sa amin pa eh. Sa, nung nag-thesis tayo eh. Ano, nag-i-English din? Ano nangyari? Hindi naman, lagi nakangigising ganun. Oo. Lagi nakangisi na nakaganon yung... Nasabi naman nakaganon. Nunungo-nungo. Lugo-lugo. Si Dugi. Si Dugi nagsukod doon sa balde. Na siya nun eh. Sabi ni Dugi, well, hindi ko nakaya. Yung balde. Sabi niya yung balde. Tapos lumakasok ko siya. Okay na ulit.